Don't cry. I'll come back and marry you, Lizzie. Please wait for me. He kissed Lisa's hair while she was hugging him like she didn't want to let him go. Babalik ka ba kaagad? Tiningala siya nito. Hilam sa luha ang mga mata. Oo naman. He dried her tears, tapos iniangat niya sa labi niya ang kamay nitong may singsing at dinampian iyon ng halik. I'm going to make you my wife, remember? He smiled down at her. Hihintahin kita. She tiptoed para halikan siya sa labi. He chuckled because his girlfriend was a short woman and that an attempt to kiss him without his bending down would be impossible. I'll come back at once. Yumuko siya para salubungin ang labi nito. Andiyan na ang bus. Kumalas ito sa kanya pero ang higpit naman ang hawak nito sa kamay niya. I have to go now. Babalik ka, di ba? Pangako. Wait for me, Lizzie. May kailangan lang akong ayusin sa Maynila. After that, hindi na ako aalis. I love you and I'm gonna marry you. Noong tinanggal ng dalagang hawak nito sa kanya, he felt empty. It was like she took something away by just letting go of his hand. At alam niyang mananatili ang hungkag na pakiramdam na iyon hanggang sa makabalik siya ulit. Babalikan kita, he whispered habang nakatingin sa papalayong imahen nito mula sa bintana ng bus. I'll make sure of it. When he could no longer see her, he pulled the journal out of his bag. Kayden Aragones, when you read this, remember to come back to Lisa. Hinihintay niya si Enrico. He promised to marry her. He was doing his entry when he heard unusual sounds mula sa makina ng bus. But no one else seems to notice kaya nagpatuloy siya. Remember San Gabriel. Come back to that town and you will find your happiness. Itinago niya ang journal at ipinikit ang mga mata. Next thing he knew were commotions. Tapos, Doc! Doktor! No! Napabalikwas siya ng bangon. Pawis na pawis siya at nanlalamig. Doc, are you okay? Tanong ng sekretary niya. Yeah. Napalunok siya at the realization that he just woke up from a bad dream. Or a bad dream nga ba? Anong oras na? Umaga na, Doc. Nakatulog ka na naman dito sa klinik mo. Oo nga. He struggled to calm himself. Tatayo na sana siya ng mahagip ng paningin niyang singsing ni Lisa. He took it. Tapos dumiretso siya sa washroom para maghilamos. He stared at his reflection on the mirror habang kinakapa sa memorya ang kakatapos lang na panaginip. He always dreams of Lisa about random things. But this was the first time that the possibility of him being the same person as Enrico Salceda was acknowledged. Sa panaginip niya, Enrico knew him. But it was weird that he was Enrico at that time. And he was talking to himself through a journal. Then there's a bus, commotions. Then he wakes up. Tinitigan niyang hawak na singsing. He saw that very same ring in his dream. The ring he couldn't throw away after so many attempts. Now since knowing that Lisa was Isabella, he shook his head and held a hand on it when it began aching like crazy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang iuntog iyon. Dr. Kayden Aragones, you should know what's happening to you. You're a specialist in cases like this, remember? Kausap niya sa sarili habang may namumuong hinala sa isip niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makasiguro. Journal. Tumigil ang isip niya sa bagay na yon. Did he have one? Bumalik siya sa mesa niya and googled the contact info of the hospital kung saan siya nagising. Na naalala na niya ang pagkatao niya. He should have done this 3 years ago. But that time, hindi importante sa kanya na alamin pa kung anong nangyari sa kanya sa loob ng halos isang taon na wala siyang maalala. Lisa Sabeliano and the overly familiar feeling around her changed everything. Mama, naiintindihan mo naman, di ba? Kausap niya sa telepono si Charity. I couldn't say no. Lola's condition will get worse kung hindi ko siya pagbibigyan. Lisa, sinabi ko na sa'yo, di ba? Spend as much time as you need with them. Pero pinapamanage sa akin ng Isabella's. Mahaba-habang panahon ang kakailanganin ko. Pwede naman kitang bisitahin, anak. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Alam ko na nag-a-adjust ka pa lang ngayon sa bago mong buhay.
Pero miss na kita, Ma. Miss na rin kita. Napahikbi siya. It's becoming difficult. Gusto niyang sabihin sa inang mga sakit na nararamdaman niya. Tulad dati noong akala niya ay ate lang niya ito. But given the situation now, pati ang vulnerability ni Charity, she couldn't tell her the things that were breaking her heart. Sige na, Lisa. Lagi ka mag-iingat dyan, okay? I love you, Mama. I love you too. Tuluyan na siyang umiyak nang matapos ang tawag. She badly needed someone to pour her feelings out. Ayaw niyang kausapin si Kevin. After what he had done, she couldn't trust him anymore. Importante ang honesty sa kanya. And Kevin didn't have that from the very beginning. But for the record, hindi siya nagagalit para magkaroon lang ng dahilan na hiwalayan ito. Over a small lie. He messed with the important things in her life. First, San Gabriel, which he referred to as a remote place in the middle of nowhere, was the place where she had her future all mapped out. If he didn't find the place good enough, how could have he agreed to her to live there and made her believe he's happy about it? Second, he called Enrico stupid and Kaden psychotic. Kaya hindi niya mapalampas yon dahil walang respeto ang mga taong tumatawag sa kapwa ng ganong mga tawag. He wasn't a respectful man. Anong guarantee na irerespeto siya nito? She finally made a decision. It was a very wrong move to be Kevin's girlfriend. She had to end it now. Lizzie, napalingon siya sa pagtawag ni Kaden. Papalabas na siya ng bahay at nakaupo pala ito sa may living room. Kaden, she acknowledged without a plan to stop for long. Where are you going? I need to buy something. In the drugstore. Kaila niya. Ang totoo, pupuntahan niya si Kevin. Pwede ka namang mag-utos if we don't have that something available here. Cause I think Lola has stocks of medicine in the house. Kunot noon itong tanong na tumayo para lapitan siya. No. Lola just got home. Ayoko siyang istorbohin. Samahan na kita. He declared and before she knew it, hawak na nito ang kamay niya, leaving her with no chance to refuse. Kaden, okay, pinigilan niya ang sariling magprotesta pa. Ipinagmaneho siya nito sa pinakamalapit na drugstore. Actually, hindi na nga sila lumabas ng village. Lizzie, the drugstore. Untag ni Kaden nang hindi siya gumalaw para bumaba. I'm sorry, can we just go back? Hindi ko na kailangan ng gamot. Hindi ito sumagot pero nagmaneho naman ulit. Akala niya uuwi na sila. Pero nilampasan ito ang bahay nila. San ka ba dapat pupunta? Tanong nito after letting out a sigh. Gusto ko lang sanang umalis para malibang. San ka dapat pupunta? Parang walang narinig na ulit nito. I believed I already answered your question. Tell me the truth, Lisa. She sighed. Napakakulit. Parang si Enrico lang. Naramdaman ni Lisa ang pagguhit ng sakit sa puso niya. Kahit ano talagang gawin niya, maaalala at maaalala niya si Enrico. Hanggat nakikita niya si Kaden, Enrico's memories won't die. I'm going to see Kevin. Amin niya. Where? Walang violent reaction na tanong nito. In his office, I'm planning to surprise him. With a breakup? She wanted to add but didn't voice that out. Tumango ito and asked for Kevin's office address. Tapos tumahimik na ito. Siya naman ay itinuon ng atensyon sa mga dinadaanan nila. She never dreamed of leaving the city. But now wala siyang choice. Can I ask you a question? Maya-maya ay tanong ni Kaden habang nakatigil sila sa trapiko. Sure. How did Enrico die? With that, he looked at her with an unfathomable expression in his eyes. Hindi siya nakasagot agad. She was surprised with the question. San galing yun? Why would Kaden suddenly ask her about how Enrico died? Lisa found herself panicking to fabricate a story. Inaamin niyang madali noon ang magsinungaling at sabihin lang ng simple na patay na si Enrico. Pero yung tanungin kung paano ito namatay, wala siyang nakahandang sagot doon. Could Kaden figure out na wala siyang makapagsagot? Her mind was rushing to think of possible ways to die. I'm sorry. This is hard for me. He said to buy herself time. It's okay if you don't want to answer.
He shrugged as the cars before them started moving. He got hit, sabi niya after a few minutes. By what? An overspeeding car. He nodded na parang hindi naman talaga interesado. Why did he even need to ask? Forgive me, Enrico. Someday you'll thank me for lying to you like this. I wish na kung dadating pang pagkakataon na maalala mo ko. Sana pareho na tayong masaya. Para pagtatawanan na lang natin ang parte ng yun ng buhay natin. That way, hindi na magiging masakit para sa'yo. Wika na sa isip. They stayed silent hanggang sa tumigil na ito sa harap ng building ng opisina ni Kevin. Do you miss him? Tanong ni Kayden while she unfastens her seatbelt. Kevin? Enrico. Every second of my life, Kayden. She wanted to say but instead she said, not anymore. Bumaba na siya tapos nagpasalamat dito bago isinara ang pinto. Thanks for the ride. A faint smile was all his reply before driving away. She focused on the agenda of coming to the place. Pumasok siya sa revolving door ng building at lumapit sa reception. Lisa realized na medyo social sa loob. Mabuti na lang at nagbihis siya ng maayos. Excuse me, sabi niya. Would you know the exact office of KT Enterprise? Are you an applicant? Inabutan siya ng log sheet. No, a visitor. She smiled. May I have an ID, please? Sure, hold on a sec. Kinuha niyang wallet at inilabas ang ID niya. Ibinigay niya yun sa receptionist na agad naman tumawag sa opisina ng tinutukoy niya. Iniikot naman niya ang tingin sa paligid habang nagbe-verify ito. Miss, sino daw ang sadya mo? Kevin Chu, please. I'm his girlfriend. Tumango ito tapos nakipag-usap ulit bago ibinaba ang telepono na may panghuhusga na ang tingin. Miss Sabeliano, Mr. Chu just left his office with his girlfriend. She told her like she just lied big time. I'm sorry, hindi siya makapaniwala. Yung sinasabi mong boyfriend mo, kakaalis lang kasama ang girlfriend niya. Tinagalog nitong sinabi nito kanina na parang kailangan niya yun para maintindihan niya. She held her temper. Bastos ang kausap niya. I know what you mean. Aalis na siya pero pagpihit niya ay sakto namang kalalabas lang ng elevator ni Kevin na may kasama ngang babae. Nakaakbay ang kasintahan niya sa babae na parang hindi pa sapat na halos magkadikit ng kanilang mga katawan. She felt her temper rising. Hindi siya napapansin ni Kevin dahil tuloy-tuloy lang ito. Nilingon niya ang receptionist na halatang hinihintay ang gagawin niya. Nginitian niya ito na may tinging, watch me. Tapos umarang siya sa daraanan ni na Kevin. When he finally noticed her, nawala ng kulay ang mukha nito. Lisa! He exclaimed, surprised with her visit. Hi, Kev. Tinapunan niya ng disgusted na tingin ng kasama nitong babae. Na kung makatingin sa kanya ay parabang napaka-proud nito sa sarili nito. What are you doing here? Inalis nito ang braso mula sa pagkakaakbay sa kasama nito. I just dropped by to break up with you. Diretso niyang sabi. What? No! Tinangka siya nitong habulin nang tumalikod na siya. How could you do this to me, Kevin? First you lied. Now you cheated pa. Nararamdaman niyang pag-iinit ng kanyang mga mata. She was so mad, hindi kay Kevin. Galit siya sa sarili niya for trusting him. Lisa, I can explain. Hinabol siya nito hanggang sa labas ng building. I will explain. Pinigilan siya nito sa braso, kaya hindi na siya makalayo. Save it. I don't need it, Kevin. Listen to me. That woman you saw is not my girlfriend. She's a business partner, Lisa. Ikaw ang mahal ko. Desperadong paliwanag nito. Nahalata naman nagsisinungaling na naman. That's not what I was told. Tell me. How were you able to hide this side of yourself from me for so long? Lisa, I love you. No, you don't. Pilit niyang binabawi ang braso mula sa pagkakahawak nito. But his grip was too tight. Let go! You have to believe me first. His eyes turned into a dangerous fear. Let go! We're over! No, we're not. Tinangka siya nitong kaladkarin pabalik sa building when a hand tapped his shoulders. Let her go. Utos ni Kayden. Kung nakakatakot ang mga tingin ni Kevin, napakadelikado naman ang mga mata ni Kayden. It was the look when you were asked to choose between life and death itself. Anong ginagawa ng pinsan niya roon?
Hindi ba't nakaalis na ito? Why did he come back? Dr. Aragones, gumisi si Kevin. What are you going to do, ha? You are in my building. Hindi mo ako masasaktan dito. Actually, nilingon ni Kayden ang building sa kaliwa nila. We're outside our building. Tuyaan nito bago bumalik ang nagbabanta nitong tingin. Let her go, Mr. Chu. Saglit pang naglabanan ng titigan ng dalawa bago siya binitawan ni Kevin. Alright, he said, freeing her arm. Pero hindi pa tayo tapos, Lisa. Dinuro siya nito bago sila tinalikuran. Are you okay? Agad sinek ni Kayden ang braso niya. Thank you. Her tears started flowing like it never planned to stop. But she wasn't crying because she was hurt at what Kevin did to her. Nor was she crying because she was mad at herself. She was crying simply because of Kayden's presence. How could he come when she needed him the most? Pakiramdam niya si Enrico ito. Yung concern, yung pagiging protective, yung parating pagdamay, yung hero niya sa tuwing kailangan niya ng kakampi. I'm sorry, Lizzie. Kinabig siya nito at ikinulong sa isang mahigpit na yakap. Lalo siyang napaiyak. Gumanti siya ng mas mahigpit na yakap. Habang humihilig na sana bumalik sila sa panahong walang ibang mahalaga sa kanila, kundi ang isa't isa. Kung alam lang nito na hirap na siya, maybe he would choose to walk away and wish he never met her. Dahil yun ang gusto niyang gawin. Lumayo na lang para hindi na siya masaktan pa. How do I unlove you, Enrico? How do I free myself from the memories of you? Her heart cried. Don't waste your tears on him. Dinala siya ni Kayden sa isang park, tapos binilhan siya ng ice cream na wari by isa siyang bata na pinapatahan nito. Natawa na siya kanina. She found it sweet and amusing to be treated by Kayden that way. Ang sarap nitong maging pinsan. Kung sana wala silang nakaraan, buong puso niyang tatanggapin ang masakit na katotohanan na yon. Ngayon maluha-luha na naman siya. Having Kayden as her cousin is the cruelest joke of her life. Paano ba i-undo ang pagiging magkamag-anak nila? Is there such a thing as unkinship? Stop crying. He cuffed her face as his thumb brushes away her tears. Lizzie, Kevin Chu does not deserve you crying because of him. She smiled bitterly and looked at him eye to eye. Can I be honest with you? She needed to ask Kayden ang kanina pa gumugulo sa kanya. Napagdesisyonan na niya na hindi niya kayang lagi itong nasa tabi niya. Sooner or later, his kindness and concern would drive her crazy to no chance of becoming sane again. Siyempre naman. I'm not crying because Kevin cheated on me. Pumunta ako hindi para sorpresahin siya pero para makipaghiwalay. He actually did me a favor by showing up with another woman. Kevin just made it easier. Really? That's my girl. I always believed that you're smart enough to realize that your boyfriend is a big liar. May bahid ng pagkatuwa at pagiging proud na sabi nito. Pero bakit ka umiiyak? Dapat pala nag-celebrate tayo eh. He frowned. Don't tell me you just wanted me to buy you an ice cream. Kayden tried to lighten up her mood with a playful and yet gorgeous smile. She forced to smile back for his sake habang kinukusot niya ang kanyang mga mata in a futile attempt to stop her tears. You ask me if I still miss Enrico. Nahihirapan niyang umpisa. Why did he need to smile like that? Yung ngiti na yun ni Enrico ang naging dahilan kung bakit kahit magkaaway silang nag-umpisa ay nahulog pa rin siya sa binata. Yeah, he frowned. I lied, she sobbed. I still miss him. Every second of my life, Kayden. Every beat of my heart longs for him. I missed him so much that every time I see you, it just breaks my heart that no matter how much you look like Enrico, you just couldn't be him. She was lying again dahil ang totoo, ito naman talaga si Enrico. Because whenever you're around and I wanted to run and hug you, I know I couldn't. You are not Enrico. But I always see him in you. Know what that means? What? Looking into his eyes, Lisa could see traces of mixed emotions, faint and somewhat anger being the most obvious. He wasn't smiling anymore. Like her words changed his mood drastically. Why? Was he upset that his cousin couldn't let go of the memory of her dead boyfriend? It means that you need to do me a favor.
What do you mean? You see, I was already doing well without Enrico and my life. But when you came, and even if you didn't mean it, you're making it difficult for me to forget him completely. So what do you want? Kaden was obviously holding his temper now. Don't be like this. Quit coming to my rescue. Stop being kind. Don't be protective. Don't be sweet. Don't give me ice cream. Don't drive for me. Stop making me see Enrico in you. Who do you think you are to tell me to stop doing things I like? Kaden, napapikit siya. That anger in his eyes was burning a hole inside her heart. You can't tell me what to do. Mariin nitong sabi. Why are you being so difficult? Frustrated niyang tanong. I am not telling you what to do. I am asking you a favor, Kaden. I am asking you to help me. I badly need us to stop being close cousins. Just until I know I can already look at you without seeing another person that you could never be. So what are you suggesting? That we avoid each other? Yes. You're impossible. Kaden, believe me. You will help me that way. She told him while he was shaking his head in refusal. You don't want me to keep living in the past, right? You know, it breaks me apart that I lost Enrico forever. And for me to be whole again, I need to forget him totally. And I cannot do that if I keep seeing him in you. We live in the same house, Lisa. He reminded me. I can talk to Lolo and Lola about that. Ano? Aalis ka? If it's the only way. We hold a family dinner every Saturday. Once a week won't be so bad. He laughed dryly at her reasoning. Tapos frustrated na naisuklay nitong daliri sa buhok nito. Stop your nonsense, Lisa. That's not gonna work. Tumayo na ito. Let's go home. He walked ahead. Yumuko siya at napakagat labi. Why wouldn't Kaden just agree? Bakit kailangan nitong ipamukha sa kanya na hindi gagana ang gusto niyang mangyari? He didn't know their connection. Dapat madali lang ditong umayo na lang kaysa kumontra pa. We are bound to be together. And you cannot do anything to stop it. What? Hindi niya namamalayang bumalik pala si Kaden at ngayon ay nakatayo sa harapan niya. With his intense eyes looking down at her. Let's go home, Lacey. Kinuha nito ang kamay niya and intertwined their fingers.